In this video, tuturuan ko kayo of a better way of cropping images using Photoshop. Usually, kinakrop natin ang ating mga images or pictures para mabago ang dimensions nito depende sa paggagamitan natin tulad na lamang ng for print o kaya naman ay para sa social media. Pero mayroon pang ibang mga paraan para gamitin ang crop tool at yun ang pag-uusapan natin ngayon. So let's start. So ito yung karaniwang paraan kung paano natin ginagamit ang crop tool dito sa Photoshop. So sa kaliwa, pipiliin natin yung panglimang icon which is yung crop tool. And then magkakaroon tayo ng guides na papalibot doon sa image or doon sa picture natin. By holding and dragging yung mga guides sa palibot at doon sa mga corners ng ating picture, we could now change yung dimensions ng ating image depende doon sa pangailangan natin. So pwede natin piliin lang kung ano yung gusto nating masama natin doon sa final natin picture. Press natin yung enter. And then ito na yung ating kinrap na picture natin. Pero maliban doon, meron pa tayong ibang mga paraan kung paano natin magagamit ang crop tool para sa mga projects natin. So balik natin yung dati nating image. And then select ulit natin yung crop tool. Dito sa menu bar, makikita natin yung iba't ibang mga settings na pwede nating baguhin para ma-modify natin kung paano magbe-behave yung ating crop tool. So sa first option natin, pwede natin piliin kung anong ratio or kung ano yung pinaka-dimensions na preset na gusto natin gamitin sa ating image. Halimbawa, pwede natin piliin yung 1:1 which is yung square. O kaya naman ay pwede natin gamitin yung 5:7 or 2:3 or yung common na ginagamit natin ngayon which is yung wide na aspect ratio which is 16:9. Pwede rin nating ilagay ang ating crop size manually by selecting yung W by H by resolution and then piliin natin dito yung ating measurements na gagamitin, halimbawa, pixel per centimeter. Once na satisfied na kayo dun sa size ng inyong crop, press natin yung enter key to commit our changes. At ito na ngayon yung ating crop na image. Let's go to another example. Itong pangalawang image natin is shot in a wide aspect ratio at gusto natin itong gawing square. So, i-select natin uli yung ating crop tool. And then, by holding and dragging sa ating mga corners, adjust natin yung ating crop. And then, press natin yung enter para makommit yung changes. So, halimbawa, kailangan mong gumawa ng Facebook banner o kaya YouTube channel banner at ito'y gumagamit ng non-standard na aspect ratio. Pwede natin gamitin ang crop tool para may adjust yung size ng ating image para ma-accommodate yung mga aspect ratio na yon. So, paano yung ginagawa? Make sure na selected yung inyong crop tool. And then, dito sa side, halimbawa, kailangan natin palaparin yung ating image. So, hold and drag natin yung mga sides ng ating picture. At ito yung size na kakailanganin natin. Pero, pag nag-commit tayo dito sa size na to at nag-press tayo ng enter, magkakaroon ng blank na space dun sa magkabilang side ng ating image. Now, ito yung trick na pwede natin gamitin para mapunan yung blank space na yan. So, balik tayo doon sa ating original na image. Crop tool tayo ulit. Adjust ulit natin yung mga sides ng ating image. And before hitting enter, make sure na nakaselect itong icon na ito which is yung content aware na function. Select natin yung OK or yung enter button. Antayin natin siya mag-process. At ito yung naging result ng ating crop. Nakuha natin yung aspect ratio o yung size na gusto natin at nalagyan ngayon ng fill yung mga sides ng ating picture. Let's do this process again on another picture. So para sa ating pangatlong image, meron tayong model at yung ating model ay kinuna natin gamit yung ating portrait na orientation. So ang ating aim dito is gagamitin natin yung crop tool para ma-adjust natin yung space kasi parang sobra-sobra yung space sa upper portion ng ating photograph. At gagamitin naman natin yung content aware natin na function para medyo lumapad ng konti yung ating picture. So select natin uli yung ating crop tool and then adjust natin yung bandang itaas na portion. So pwede na sa tubang ganyan. And then buwasin din natin ng konti yung galing sa baba. Yan. At tulad ng sinabi natin kanina, lagyan natin ng konting width yung ating image. So hold natin and drag yung magkabilang side ng ating image. And make sure na nakaselect yung content aware fill before pressing enter para makommit yung ating content. Press natin enter. Antayin natin siya matapos sa kanyang processing. At ito ngayon yung result ng cropping natin sa ating image. Now, ang function na to is very useful kung meron lang kayong simple na background at hindi ganun karami yung details para sa inyong picture.
Pero may mga times, lalo na para sa mga complex o kaya ay medyo detailed na mga pictures, hindi natin magagamit ang function na ito. Halimbawa, para sa ating port image, meron tayong picture ng mga gulong at saka yung picture ng mga potted plant. Kaya natin gamitin dito yung content aware fill using the crop tool. So, select natin ulit yung crop tool, adjust natin ngayon yung ating side. So, kabilang side naman. Selected ng ating content aware fill. Select natin yung OK. Antayin natin siya mag-process. At dito makikita nyo sa result ng ating content aware fill, nag-create tayo ng artifacts or distortions dun sa ating image. So ito yung mga artifacts na nanggaling dito sa bangko or dito sa chair. And dito sa side na to, mayroon din tayong artifacting. Sa kabila naman, ito yung galing dito sa paso o dun sa lupa galing sa paso. In-stretch ng content aware fill. So tulad ng nabanggit natin kanina, there are only specific na mga times or situations na pwede natin gamitin yung content aware feature. At yun ang iba't ibang mga paraan kung paano nyo pwedeng gamitin ang crop tool at ang content aware feature para ma-adjust nyo ang dimensions ng inyong mga images. And if you found this video useful, please click on the like button below, subscribe to our channel, and don't forget to click the notification bell para lagi kang updated kung kailan tayo naglalabas ng ating mga bagong videos. At para sa susunod mong video, please click here sa card na nasa kaliwa para sa ating tutorial on layer styles at kung paano mo ito gagamitin sa pag-enhance ng iyong mga text sa inyong mga graphic design. At dito naman sa playlist na nasa ibaba para sa iba pa natin mga Photoshop tutorial. And I'll see you in the next one.